Hi, welcome to Tagat Toronto, where you'll find the streets of Ontario, foods, paintings, different places, and many. Hi guys, tagaluto ng Toron ito. Alam niyo na yon, taga-Toron ito, taga-Toronto. Samahan niyo ako magluto nitong lingkad na galing Victoria, BC. Maraming salamat Ate Nel, Kuya Darrell. Lutuin ko na itong lingkad na galing sa inyo. Maraming salamat. Okay, ito hiwain natin siya ng ganyan kanipis para parang marami. Kasi buntot na lang natin. Actually, kaya ko ninipisan para ano, para marami, para mapagkasya. Alam niyo na 'yon. 'Di ba? Naalala ko tuloy si inay. Yung inay ko kasi magaling sa ganyan mag-divide kasi marami kami magkakapatid. Kailangan ano, hahatiin niyo nang equally yung pagkain. Otherwise, merong sisimangot. Bakit yung kay kuya malaki, akin maliit? Ayan, magaling sa division yung nanay namin. Kasi walo kami magkakapatid eh. Napagkakasa niya yung ulam sa amin. Kaya pagpunta namin ng, ano, ng table, nakahanda na yung pagkain, hiwahiwalay na siya. Divided na siya, equally divided. Ito, ano, prepare natin itong sibuyas. And dadice ko yung sibuyas. Ang ganyan ka, ano, kadali ang pagdadice. Nakita niyo yung technique? Simple lang, di ba? Ganyan muna, ayan. Tapos rotate po ng ganyan. Okay. Dice na. Ito naman ating bawang. Ayan. Ang bilis ha, parang robot. Ganyan ako mag-cut ng bawang. Again, magandang bawang sa katawan. Masama lang sa kaibigan. Kasi magiging bad breath ka. Pero maganda sa puso, di ba? Palagi kang in love. May in love ka palagi. Kumakain ka palagi ng bawang. Gaganda puso mo eh. Ito ang ating edo. Ayan. Add edo or ano. Gabi. Gabi yung tawag niya sa Tagalog. Pero dito sa Canada, English, edo. Edos. Ganun. Yan. Naalala ko yung dating ko sa mga sa trabaho. So, meron naman siya sa taga Batangas. Sabi ng bata, ang lais dito eh. Nagluto ng sinigang. Eh, walang gabi. Walang yung bata. Sinumbong pa ako, walang gabi yung niluto ko sinigang. Tawa ko, tawa. Nagpunto pa. Ito ang ating masustansya at masarap na kangkong. Nga bilaw ng kangkong. Kung nahihilig ko sa kangkong ngayon. Medyo may kamahalan nga lang yung kangkong. Pero maganda sa katawan naman to kaya okay lang. At saka ano eh, magkakamera muna ako ng revenue. meron na akong nakikita ng dollar sign sa revenue. So okay lang tong kangkong na to. Ayun. Nagbubunga na ng konti ng ating whitey. Kaya okay lang. Tsaka malaman to eh. Ulam naman to eh. Kailan yung hugasang mabuti? Dahil tenyo, ang daming... Ito yung dumi na nakuha sa kangkong. Yan. Nagbago kulay. Yan. Iniwalay ko yung, ano, yung stem ng kangkong tsaka yung dahon niya. Iunahin kong lutuin yung mga stems. Yan. Iwan ko ng ganyang size. Ito naman ating ano, radish. Lagyan natin ng radish para medyo may masarap-sarap. Gustong-gusto ko itong radish eh. Ayaw na ayaw nila radish kasi mabaho daw. Pero ako gustong-gusto ko yung amoy ng radish. Tsaka yung lasa niya. Actually, kinakain ko ito ng hilaw. Yung radish. Ayan. Ang radish eh, ano, isang magandang antioxidant. Tsaka rich sa minerals ng radish. Tsaka napagalaman ko, maganda pala ito sa ano, pagka yung pregnant ka. Ang radish maganda rin sa mga buntis. Ayan. Kaya, kung buntis kayo, ayan na, radish, kayo ninyo. Kalahati lang ngayon ang sasama ko kasi yung kalahati, tatago ko. Balutin ko nitong ano, plastic. Ayan, nirarap siya ng ganyan para hindi sumingaw. Tapos tatago ko sa rep. Ayan. At saka ang radish maganda pala sa ano, diabetes. Kung meron kang diabetes, yan, kumain kayo ng radish. Kasi ano, maganda sa katawan niya. Isa na namang magaling sa diabetes, itong talong. Napakataas ng ano, vitamin C, tsaka vitamin A, tsaka antioxidant nitong talong. Yeah. Kaya kung meron kayong diabetes, kumain na kayo ng talong. Napakayaman sa minerals ito. Yeah. Ang nagsasabi, ang inyong Kuya Jun. Ito po, ang inyong Kuya Jun nagsasabi sa inyo na magkumain kayo ng talong.
namang kamatis, ano pala ito nakakapagprevento ng heart disease? Kaya kung meron kayong problema sa puso, sayan, kumain kayo ng kamatis. Kung heartbroken kayo, ganun, in love kayo, kumain kayo ng kamatis. Hindi, nakakapagprevent ng heart disease ang kamatis. Ito, gagamit tayo ng margarine para panggisa. Kasi, tumatagal yung margarine sa ref, walang gumagamit. Kaya, ginagamit kong panggisa. Yan. Iligay natin ito sibuyas bawang. Kaya lang natin mag-brown ng konti. Kung hindi mo mag-brown, alam nyo na yun. Ang pagkain ng garlic, ano yun, maganda sa puso. Kasi nakapagpababa siya ng cholesterol. Napakabilis yung pababa ng cholesterol. Tsaka nakapagprotect siya sa puso ng tao. Kaya kung ano, maganda talaga ang garlic sa katawan. Ayan. Kaso nga lang, masama sa kaibigan. Kasi magiging bad friend ka. Ito namang sibuyas. Maganda pala yun sa pagka yung may mga namamaga-maga ka sa katawan. Ayan. Anti-inflammation pala yan yung sibuyas. Tsaka ganun din, anti-oxidant. Mataas ang ano niya. Maganda rin sa puso ang sibuyas. Ito na, ihalo natin ang kamatis natin para maigisa. Ayan. Konting ano lang. Konting minuto lang tapos ihalo natin ibang sangkap. Gisa-gisa more. Ganyan na mag-YouTube. Kinakausap yung camera. Mag-isa. Mag-isa ka na dyan. Pagka-Canadian ka, no? Magluto ka na dyan. Ayun nga, babalik tayo sa Canadian. Usually, kasi dito sa Canada, mahal dito ang kasambahay. Kaya, matututo ka talaga, ano? Maglapa ka na dyan. Magluto ka na dyan. Ganun. Hindi guys sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kumain ako. Hugas ako yung pinggan. Naku, iwanan mo lang dyan. Kami maghuhugas. Dito sa Canada, hindi ha. Ikaw ang kumain, maghuhugas ka. Matuto akong maghuhugas. Ganun. Kami maghuhugas ng pinagkainan. Ito na, ito yung ating tubig. Bali, 5 cups yung lalagay ko. So, 2 cups yun. Yung isang yan. Ito, 2 cups ulit. Tubig. Ayan. So, 4 cups na siya. Okay. Tapos, dagdagan natin yung 1 cup pa. Ayan. 1 cup. So, 5 cups siya. Tubig ang lagay ko. Tama-tama yan doon sa miso na mix na ihalo ko mamaya. Ayan. Papakuloyin lang natin to. Pagka kumukulo na, tatakpan natin. Pagka kumukulo na, saka natin ihalo tong miso. Ito yung miso powder. Naibiling nasa pack na to, yung miso. Galing sa Filipino store, miso. Ayan, kumukulo na. Lagay natin itong miso. Miso powder. Ayan. Okay, para pampalasa. Namiss ko rin itong lasa ng miso. Masarap pala, masarap yung miso. Kasi natikman ko yung miso sa Japanese restaurant. Kumakain kami. Merong miso palagi yung order. Masarap pala itong miso. Ayan, subukan nyo. Nilagay natin itong talong. Kasi ang talong medyo matagal ito yung kumpara sa ibang mga sabog. Kaya unahin natin itong talong. Pagkalo natin. Pagkalo ito na yung talong, saan natin ihalo yung ibang sabog pa. Ayan. Hinahalo-halo ko para lumasa yung miso. Umalo yung lasa niya. Ayan, kumulo na. Malapit na maluto. Ilagay natin itong edo or gabi. Gabi. Gabi ng lagim. Nung bata ako, meron ganong program sa radio. Gabi ng lagim. Gabi. Ayan, pakuloyin ulit natin. Ayan na. Luto na ang ating Lagyan natin itong dalawang sili para pampabango. Hindi masyadong manghang itong sili na ilalagay ko kasi actually mahilig ko sa manghang pero hindi ito masyadong manghang. Ngayon ihalo natin itong stem ng kangkong. Ayan. Sinaseparate yung dahon kasi yung dahon hindi mo kailangan lutuin yun dahil maluluto yun mamaya pagkaluto na lahat. Saka natin ipapaybabaw.
yan ang ating katkon na masustansya. Masustansya na, masarap pa. Masarap ano mo yan yung tangko ngayong itap niya. Ayan, tumutulo na. Luto na lahat yung ating talong, luto na yung kangkong, luto na rin yung stem, para ang ating sili, lasang miso, sarap, ang sarap ng miso, miss ko na ang miso. Ayan, luto na yung talong, natuturo ko namin itong pinido. Ayan. Okay na yan. Dito na. Ngayon, ilagay natin itong isda. Itong ating lingkod. Itong lingkod kasi, madali lang lutuin ito eh. Actually, minutes lang. Mga 5 minutes lang luto na ito. So, ayan. Kinakalat ko lang siya. Pinabawad ko lang sa sabah. Maluluto na yan. Malapit tayo maluto na. Kumain ng lingkod na nasa miso. Ganyan. Ito na. 5 minutes lang siguro. Ayan. Ayan na. Lingkod sa miso. Tuloy siya. Ayan. Tinabunan ko siya ng mga gulay. Yung miso. Yung lingkod. Pinilalim ko siya. Ayan. Ang masarap na lingkod with miso. Ngayon, pinatay ko na yung apoy. Saka ko ilagay itong dahon ng kangkong. Nakapatay din apoy niya. Yan, maluluto na lang yung dahan ng kangkong sa init ng sabaw. Okay na. Malapit tayong kumain ng lingkod na may miso. na masarap. Ayan. Ang ating masustansyang miso na may kangkong at lingkod. Sarap niya. Kanin pa more. Okay. Ayan. Luto na yung ating Ayan na ang ating lingkod sa miso. Ayan. Ang masarap na lingkod. Maraming salamat kay Daryl at Inel sa lingkod na galing pang Victoria, BC. Ayan na. Masarap na lingkod. Masarap pala itong lingkod sa miso. Actually, yung miso, kahit anong isda ang ilagay mo, masarap siya. Masarap siya, yung miso. Ayan, ang ating lingkod sa miso. Maraming salamat! Hi! Please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button so that you will receive an automatic notification. Thank you very much and always take care.